samahin ang Panginoong mutihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating may alam. Tanay na po niya tinirang gawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa po, paggunita kay San Apolinaris, obispo at martir. Siya'y pinanganak nung unang panahon, unang Kristiyanong komunidad ang kapanahunan niya. Siya'y naging isang misyonero at inusig siya at nag-alay ng buhay. Kilala din siya sa pagpapagaling. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong magkaroon ang iyong sambayanan na gumaganap sa tungkulin ng mabuting pastol sa paglilingkod ni San Apolinaris. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami akayin mo sa sariwang pastulang di magmamaliw kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilalakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng paraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya't sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat.
Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe't kabayo ng paraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang matira isaman. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ating ngayong awitan, sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugyusin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin yaong kayamanan. Sa aking patalim at lakas na taglay, kakamkaming lahat ang ari-arian. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang isang hingamoy malakas na hanging nagpapadaluyong para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, nang iyong itaas, sila sa daigdig naglaho at sukat. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos at sa sangtuaryong natayo ayon sa iyong loob. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Nagihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas ang iyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sinong aking ina?
At sino-sino ng aking mga kapatid, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama sa langit, siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Heso Kristo. Klaruhin ko kagad sa Ebanghelyo ni San Mateo para bang binabaliwalang ating mahal na Birhen. Sabi ni Jesus, sinong aking ina? Sinong aking kapamilya? Sino kasama sa aking angkan? Hindi ito ayon sa dugo. Hindi ito ayon sa lahi. Kami mga anak ni Abraham, hindi automatiko. Ang sinabi ni Jesus, sino man ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, siya ang aking ina at kasapi ng aking pamilya. Karapat-dapat po ang mahal na Birhing Maria na maging ina. Hindi ito'y ayon sa siya nagpalaki. Nasa kanyang tiyan, siyam na buwan. Hindi itong ina, pagkainang tinutukoy ni Jesus. Sapagkat si Maria, sinunod niya ng lubos-lubusan, buong-buo, wagas, autentiko, sinsera ang kalooban ng Diyos. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Kaya si mahal na birhen, ang mahal na birhen, nanay siya sapagkat dalisay, walang dungis, walang mantsa, walang kasalanan. Siya lamang. Tayo, pinili natin ang kasalanan, paulit-ulit pa. Pero ang mahal na birhen, ang kalooban ng Ama, sa simula't simula pa, araw-araw, hanggang dulong katapatan. Kaya, sinong ina? Hindi lamang ito sa pamamagitan ng perspektibong pangkatawan. Siya nagluwal, siya nagpalaki. Nasa loob ng kanyang sinapupunan ng siyam na buwan. Hindi po. Dahil, yan ang sinabi niya. Latin, fiat voluntas tua. Mahal na Birhing Maria, tulungan niyo po kaming maging katulad niyo. At pinapaubaya po namin ang aming bansa na hilumin ninyo, nakikiusap kami. May banta na namang tataas sa mga kaso, pero bago yan. Ang ating unang pagbasa, Eksodo, ang mirakulo. Tayo'y archipelago. Alam natin yung Manila Bay. Isipin mo lang, nakita mo na ba ang pinakailalim ng Manila Bay? Kaya, kung mahati ang dagat, mahati sa gitna ang dagat, may mataas na tubig, kanang pader, ako, mataas na tubig, kaliwang pader, at sa gitna, lupang tuyo. Halina, sabi ni Moises, tumawid na tayo. Tinasentungkod niya. At ang simbolo ng Diyos, isang haliging umaapoy para makita ng mga tao na mumuno. Kung di ka ba kilabutan dyan, kung di ba maalala yan, yan ang walang tatalo. Maliban na lang sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya makintal sa isip natin yan, maalala natin yan, at ikwento tagumpay ng at yung mga sundalo na mga Egyptyo, baka pinaka tanyag na mga kawal yan. May mga karwahe pa sila, kinatatakutan sila, kaya meron silang imperyo. Mga Egyptyo,
Sumunod sila. At pagkatapos makalampas, makatawid ang mga Israelita, nako, bumalik yung tubig sa kanan, yung tubig sa kaliwa, nagsama at naging dagat muli, nalunod yung pinakamalakas na mga kawal ni Paraon, nalunod lahat. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. May hihilingin po tayo sa Panginoon ng mirakulo. Sa tulong ni Maria na nag-aalaga, wagas, dalisay, inusente. Baka na naman tumaas na naman ang kaso ng COVID-19. Kakaunti na naman ang makakapasok, bilang na naman ang makakapasok sa simbahan. May curfew na naman tayo. Maghihirap na naman tayo. Marami naman mapupunta, mapupuno na naman yung ICU. Marami na naman mamamatay. Kasalukuyan yan nangyayari sa ating mga kapitbahay na bansa. Huwag tayong magyabang na mas magaling tayo sa kanila. Thailand, Indonesia, Malaysia, kasalukuyang matataas pa yung kaso sa atin. Tayo, huwag po tayong, hindi mangyayari sa atin yan. Magdasal po tayo, mga kapatid, sapagkat hindi na natin kaya. Marami na naman magugutom. Uulit na naman tayo. Baka hindi na natin makayanan isang mataas na alon na mas kumakalat na coronavirus, yung Delta variant. Tayo'y humingi ng dasal sa mahal na Birhing Maria, si San Apolinaris, santong matapang, martir, at kilala din siyang nagpapagaling. At sa ating Panginoon, Jesus Nazareno, magdasal po tayo. Tayo po'y nakikiusap. Hindi po ako si Moises. Wala akong tungkod. O hatiin natin ang dagat. Pero, yun ang nilalaman ng hindi natin kaya. Eh si Moises o natatakot, kaya ba niya yung mga puwersa ni Paraon? Hindi. Kaya man natin isang mataas ng alon ng coronavirus Delta variant? Hindi po. Dasal na lang po tayo, mga kapatid. Magtiwala tayo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, San Apolinaris na nagpapagaling at martir, ni San Roque, mga tumutulong tuwing pandemya, tayo po'y makiusap. Ipagsanggalang, proteksyonan po tayo. Sana po hindi natin maranas panibagong mataas na alon ng coronavirus dahil itong panibagong Delta variant. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Tugon po natin, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ang pagkalinga sa anumang paraan
upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kaluda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika sa paghahain ngayon, ginugunitan ng iyong mga banal. Umaasa kami sa iyong pagtatangkilik. Ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Apolinaris ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan na inihayag sa pangmangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalaan kanilang iniuukol kaysa ng sambayan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gagandipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo'y simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Tumigil muna tayo at ipagdasal natin ang mga kapatid natin pumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Apolinario, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesus Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa iyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
magalingin, hirap ay mapawin. Amin pong padalangin, langit ay magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Apolinaris sa kanyang pagganap na paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa baning ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nung siya'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing. At sa tulong po ni Ima, kamintang kagalingan ang aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila mga pangako nila sa binyag. Na ikaw ang iibigan at paglilingkod ng bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan, Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindugo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Tas mo kami sa kasalanan, ang us mong ina.
kamatayan ay sa gisang ng ay.